Isa sa pinakamahalaga at pinakamakabuluhang output ng sinumang mag-aaral ay ang mga gawaing may kaugnayan sa akademikong pagsulat. May iba't ibang uri ang akademikong sulatin ayon sa layunin gamit katangian at anyo nito. Ang mga sulatin ito ang nilinang sa kritikal na pag-iisip ng bawat mag-aaral. Maaring magiging batayan din ang mga akademikong sulatin sa mga isasagawang pag-aaral para sa ikabubuti ng lipunan. Sa ulo ng mga aralin, ang abstract ay siksik na bersyon ng sinagawang pag-aaral o ng isang ulat o artikulo. Ngunit kaiba pa ito sa mga bahaging buod o summary ng isang pag-aaral. Tanging mga pangunahing detalye lamang na kailangang malaman sa isang pananaliksik ang kadalasang makikita sa isang abstract. Pakinggan natin ang ilan pang detalye tungkol dito na iuulat sa atin ni Binibini Mian Donato. Mian? Magandang araw, tayo ay narito na sa unang markahan ng Filipino sa Pilinglara. Kalakip ang mga talakayang mabisa tungo sa mga gawaing pagkatuto sa Filipino. Ano nga ba ang mga ito? Sa ulo ng aralin, ang akademikong pagsulat ay iba-ibang sulatin na ginagawa gamit ang intelektual na isip na may kanya-kanya ring gamit. Ito ay may layuning mapalawak ang kalaman hinggil sa iba-ibang larangan at paksa. Ang abstract ay isa sa mga katangian nito. Ito ay mahalagang bahagi ng isang akademikong sulatin. Ito ang nagsisilbing buod ng mga artikulo, ulat at pag-aaral na binibigay bago pa ang introduksyon. Ito rin ay matatawag na siksik na bersyon ng mismong papel. Layunin ito ang malaman ng mga mababasa ang kabuuang nilalaman ng teksto. Ito ay ginagamit sa pagbubuod ng mga akademikong papel tulad ng thesis, papel, siyentiko at technical, lecture at report. Binubuo ang mga abstract ng 200 hanggang 250 na salita. Ito ay gumagamit ng simpleng pangungusap na madaling maintindihan. Taglay ang dalawang anyo, una ang deskriptibo na ay maiksi lamang na uri ng sulatin. Binubuo lamang ito ng 100 o kulang 100 mga salita. Walang konkretong buod o resulta na isang sulatin na mabasa sa uri ng abstract na ito. Habang ang informatibo naman ay detalyado at malinaw ang mga impormasyon na makikita sa babasahin ito. Higit sa lahat ay kapakipakinabang ito para sa mga magbabasa nito. Ito ay mahaba kumpara sa deskriptibong abstract. Kompleto ito at binubuo ng halos 250 salita o higit pa. Ating suriin ang isang halimbawa, masdan kung papaano nagbibigay ang abstract ng isang maikling buod ng akademikong sulatin. Gamit ang isang survey kung saan sumagot ang 250 na lalaki at 270 na babaeng estudyante. Nais namin ipakita ang mga iba't ibang teknik at metodolohiyang ginagamit ng mga mag-aaral sa Pilipinas upang makapag-aral ng husto. Ang aming pagsasaliksik ay tumagal ng isang buwan. Kami ay gumamit ng software gaya ng SPSS upang masuri at maintindihan ng maigi ang mga datos na nakahalap. Base sa aming mga nakalap na datos, karamihan sa mga estudyante mas nagtatagumpay sa sekundaryang edukasyon ay hindi gumagamit ng teknik na kung tawagin ay rote learning. Karamihan sa kanila ay gumagamit ng kanya-kanyang proseso upang makalap ng impormasyon at matandaan ang mga aral. Ako si Mianji Donato, nag-uulat. Susunod, ang synthesis ay pinag-iisa ang mga ideyang mula sa iba't ibang akademikong sulatin. O kaya ay pagbubuo ng mga ideya mula sa iba't ibang teksto. May mga ganitong bahagi ang isang pananaliksik o pag-aaral na kung saan ay pinagtutugma-tugma niya ang mga ideyang mula sa kanyang iba't ibang sanggunian. Madalas makita ito sa huling bahagi o kaya'y sa huling talata ng mga kaugnay na literatura sa isang pananaliksik. Ang ilan pang detalye ay ilalahad sa atin ni Binibini Casimir. Binibini Casimir? Magandang araw mga mag-aaral. Ang synthesis ay ang pag-uunlay ng iba't ibang mga abstract upang makabuo ng sulatin maayos at malinaw na nagdurugdong ng mga ideya mula sa maraming sanggunian na ginagamitan ng sariling pananalita ng sumulat. Ito rin ay kalimitang ginagamit sa mga tekstong naratibo para mabigyan ng buod ang mga akademikong papel. Ang katangian nito ay ang sumusunod. Una, kinapapalooban ang synthesis ng overview ng akda. Pangalawa, organisado ito na nakaayos sa pagkasunod-sunod ng pangyayari sa akda. Mayroon din ito ang dalawang anyo. Una, ang anyo nagpapaliwanag o explanatory synthesis.
Pangalawa ang anyong argumentatibo o argumentative synthesis. Iyan ang mga nakalap na impormasyon sa synthesis. Ito si Kazir Maduma ng Uulat. Lumako naman tayo sa susunod pang akademikong sulatin, ang memorandum. Madalas ang memorandum o memo ay ginagawa ng mga kinauukulan o mula sa mga taong namumuno sa isang opisina, organisasyon o kaya'y sa isang ahensya. Isa itong formal na liham na ibinababa sa kanyang mga kasamahan upang ipabatid ang isang bagay. Maaring ito'y nagpapabatid ng mga dapat isagawa o kailangang isagawa ng kanyang nasasakupang grupo. Ang iba pang detalye ay ilalahad sa atin ni Binibining Celine. Celine, pasok! At ayun nga no, Sir Hayes, ayon sa nakalap naming impormasyon, ang memorandum ay may layunin at gamit na may pabatid ang impormasyon ukol sa gaganaping pagpupulong o pagtitipon. Nakapaloob rin dito ang petsa, oras at lugar kung kailan gaganapin ang pagpupulong. Isa pa sa nakalap naming impormasyon ay ang katangian nito na dapat ay organisado at malinaw ang pagkakabalangkas upang maintindihan at maunawaan ng mga mambabasa ang nakasulat sa nasabing memorandum. Maaaring ito ay nasa anyong panloob o internal at panlabas o interbranch. Narito ang mga halimbawa ng memorandum. May kita sa litratong ito ay ang memorandum galing sa lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng araw ni Francisco Balagtas Baltasar. Meron ring memorandum galing sa paaralan ukol sa gagawing pagdiriwang ng buwan ng wika. Meron din namang memorandum ng pagbabago ng petsa ng isang pulong at marami pang iba. Yan ang mga impormasyong nakalap ng aming grupo. Balik sa'yo, Sir Hayes. Isa pa sa mga akademikong sulatin ay ang agenda. Madalas ang ganitong sulatin ay ginagawa lamang ng mga nagpapatawag ng isang pagpupulong sa kanilang organisasyon. Ibinababa o binabanggit ito bago ganapin ang pagpupulong upang magkaroon na ng ideya ang kanyang mga kasamahan sa kanilang pag-uusapan. Mahalaga na may pabatid muna ito nang sa gayon ay maingganyo rin na dumalo sa nasabing usapan ang mga kasali dito. Ilalahad ang iba pang impormasyon tungkol dito ni Binibining Asli, nag-uulat mula sa Delphine Albano. Magandang umaga, Isa Chance. Isa sa mga uri ng akademikong sulatin ay ang agenda. Isang dokumento na naglalaman ng listahan ng mga pag-uusapan at dapat talakayin sa isang pagpupulong. Layunin nitong ipakita o ipabatid ang paksang tatalakayin sa pagpupulong na magaganap para sa kaayusan at organisado pagpupulong. Ang katangian nito ay formal at organisado para sa kaayusan ng daloy ng pagpupulong. Narito ang ilan sa mga halimbawa at anyo nito. Mga nilalaman ng agenda. Lugar kung saan at kailan idaraos ang pagpupulong. Anong oras ito magsisimula at magtatapos? Sino-sino ang makalahok sa pagpupulong at ano-ano ang mga paksa o usapin ang tatalakay? Mula sa Delphine Albano, nag-uulat, Ashley Afate. Dumako naman tayo sa aralin tungkol sa panukalang proyekto. Ito ay isang proyekto na nais ipatupad para sa ikabubuti at kaayusan ng isang grupo o organisasyon sa isang lugar. May mga layunin itong mas mapabuti at mapaunlad ang kanilang nasasakupan. Madalas itong ginagawa ng mga namamahala o mga organisasyon sa isang lugar. Maaring isa itong polisiya na nais ipatupad o kaya naman ay isang bagay na malaki ang maitutulong sa mga mamamayan o nasasakupan ng organisasyong ito. Malalaman natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Ginoong Hermy. Ginoong Hermy? Ang panukalang proyekto ay isang uri na akademikong sulatin na kung saan ito ay detalyadong description ng mga seri ng mga aktibidad na kung saan ang layan nito ay masulpa ang isang jack na problema.
at ang layunin nito ay makapaglatag ng proposal sa proyektong nais ipatupad. At ang panghuli ay ang katangian nito ay formal. Nakabatay sa uri ng tagapakinig. Ito si Hermes Aking, nagbabalita. Para sa pinakahuling aralin natin sa araw na ito, ang Katitikan ng Pulong o Minutes of the Meeting sa wikang Ingles. Ito ay isang mahalagang dokumento na kadalasan ay ginagawa o sinusulat habang nagpupulong ang isang grupo. Ito ang nagsisilbing listahan ng mga napag-usapan sa pulong. Napakahalaga nito sapagkat ginagamit din itong ebidensya kung sakaling may hindi na pagkakaunawaan ang mga miyembro sa mga dapat isagawa sa isang grupo. Sapagkat ang laman nito ay ang mga napagkasunduan ng lahat. Ang kumpletong detalye ay inalahad sa atin ni Binibining Janelle. Miss Janelle? Magandang araw para sa ating lahat. Sa ngayon ay ating tatalakay ng isa sa akademikong sulatin, ang Katitikan ng Pulong. Ano nga ba ito? Ang Katitikan ng Pulong ay ang opisyal na kasulatan ng pulong ng isang organisasyon, korporasyon o maging asosasyon. Ito ay tala ng mga napagdesisyonan at mga pahayag sa isang pulong. Ang layunin nito ay kinakailangang tala o pagdodokumento ng mahalagang puntong nakalahad sa isang pagpupulong. Ito ay dapat organisado ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga puntong na pag-usapan at makatotohanan. Kinakailangan ang lugar, petsa at oras upang mabatid kung kailan at saan naganap ang isang pagpupulong. Kabilang rin dito ang listahan ng mga dumalo. Unang bahagi nito ay ang panimula na maaaring mairao sa pamamagitan ng pagdarasal. Ikalawa ang pagpapatibay ng panukalang agenda. Ikatlo ang pagbabasa at pagpapatibay ng katitikan. Ikaapat, mga dapat pag-usapan sa nakaraang katitikan. Ikalima ay ang pagtalakay sa mga panukalang proyekto. Ika-anim, iba pang mga napag-usapan. Pagtatapos ng pulong at ang panghuli ay ang talaan o schedule ng susunod pang pulong. Iyan lamang, maraming salamat. Iyan ang mga nakalat na impormasyon para sa araw na ito.